Hey, what's up everyone? Happy, happy Wednesday evening sa inyo lahat. So, it's me, JB again, and I'm here to give you some value inspirations para sa business na ginagawa natin. So, let me greet everyone na nandito na ngayon. Thanks everyone for joining our Facebook Live. Okay, so good evening, Apps Warren. Yan, nandito siya ngayon. Good evening, Ma'am Clarice Peralta. Good evening, Madam Che. Ayan. Nice. Thanks for watching and joining, Ma'am. Hello then, Ma'am Diane Garcia. Ayan. Thank you for joining our Facebook Live. And then Sheila is watching as well. Hello, Ma'am Lovelyn Hernandez. Magandang magandang gabi po sa inyo. And my co-leaders na nasa Taiwan. Ayo, magandang magandang gabi po sa inyo. So we also have here Papa Joe. Ayan. So thank you Papa Joe pala for assisting yung shipment sa ating Aramex. Ayan, maraming maraming salamat. We have 17 viewers right now. Go ahead, comment down your location and your team as well. Good evening, Ma'am Joanne and Ma'am Rosalinda Sahagun. Ayan. Thank you so much for joining. Hello then, Ma'am Shara. Alright. We're 16 now in our Facebook Live. So, ang ating pong magiging topic today, this would be a new topic para of course sa mga nagsisimula pa, pero kung siguro ginagawa mo itong front row business for quite some time, yung magiging topic na to would be a refresher na lamang. Pero again, kagaya ng nasa caption natin, I will be focusing on how you can implement consistency on promoting our front row business using Facebook. So, we'll be focusing on prospecting techniques ngayong gabi. So, bakit importante yung prospecting? Basically, kapag may prospect ka, may mako-convert ka into guest or may mako-convert ka into positive prospect na sooner magiging pay-ins. And of course, kapag may pay-ins, may sale, may income. So, importante talaga sa negosyong ginagawa natin na to, yung consistent flow ng prospect. And dapat meron ka ding consistent strategy na ginagawa. And ngayong araw na to or ngayong gabi na to, ang ituturo ko sa iyo ay ilan sa mga implementation strategy na magagawa mo, lalong-lalo na at part-timer ka, kulang ang oras mo. Let's say for example, talagang konting-konti lang yung oras mo na ibibigay dito sa negosyo na to. So this training or this Facebook Live training ngayong gabi ay makakatulong specifically or especially para sa'yo. So, let me just share my screen. So, yan. Again, comment guys your location. So, welcome sa ating Facebook Prospecting Techniques training. Good evening, Sir Ryan. Good evening, Ma'am Irish Chai. Good evening din sa mga, yan, masipag na leader namin dito, Bro Jerome. Hello din sa lahat ng Team Unstoppable Generals. Ayan, kay ano to. Kay Apps Mikmik. Ayan. Hello din, Jose. Magandang gabi. Same with Ma'am Lizelle Antonio and Ma'am Irene. And good evening din, Kin Sevilla. Also, ayan, sino pa ba dito? Okay. So, ayan guys. So, my request for you today is again, kagaya ng usual routine natin, go ahead, share this Facebook Live sa mga timeline ninyo so that we can reach for more or members na nangangailangan ng training na to. If you know someone from your team na nangangailangan itong training na to, go ahead, mention his or her name para ma-notify siya, and as well, kung hindi man niya mapanood ngayong gabi, at least ma-review niya kinabukasan. So, we have 22 viewers right now. Thanks everyone sa pag-support niyo sa ating training. I've been doing the training since June 2017, and all throughout those nights na nagtitrain tayo, talaga nandun po yung suporta ninyo. And ngayon, it's my time naman para ibalik sa inyo yung mga in-implement ko dati na naging daan para makuha ko yung million ko dito sa business na to. So, I'm really hoping na makatulong sa inyo itong mga strategy na to. Okay, so go ahead, kunin mo na yung notebook mo, kunin mo na yung ballpen mo, because tonight it would be a lesson-filled night. So, I promise you that. Okay, so before we start on, meron lang tayong mga ilang terminologies na maririnig kayo sa akin na siguro baka ngayon nyo lang siya narinig. Kasi nga, we'll be focusing more on online prospecting. Okay? So, ito yung ilan sa mga terminologies na maririnig mo. First is yung traffic na tinatawag. So, when we say traffic, hindi ito yung traffic na nakikita natin sa EDSA or traffic sa dito sa Lipa or traffic sa location mo. When we say or when we talk about traffic, ang ibig sabihin nito, ito yung mga tao na nagki-click sa certain link mo or napupunta sa website mo kung meron kang sariling website or kung meron kang online presentation. So, ang tawag doon is traffic. So, meron tayong tinatawag din na
the paid traffic strategy and the free traffic strategy. So yung paid traffic strategy, ito yung mga nakikita nyo na sa ibang mga apply na gumagawa sila ng mga sponsored ads, mga Facebook ads, or nagbo-boost ng page. So ang tawag dun ay paid advertisement or paid traffic. So ibig sabihin, para makakuha sila ng prospect or traffic, kailangan nilang magbayad. So that's why it's called the paid traffic strategy. While we also have the free traffic strategy, ito naman yung nakakakuha tayo ng mga prospect or nakakakuha tayo ng mga nanonood ng mga presentation natin or nagkiklik sa mga website natin online gamit yung mga free strategy na usually ginagawa mo pero hindi ka lang aware. Pero ngayong gabi, may ituturo ko sa inyong ilang paraan kung paano mo magagawa na maging consistent sa pagpo-promote ng business natin. Pero before that, let me know guys kung sino dito yung excited na para malaman tong strategy na to. So good evening, MR Mago Pamesa. Yan, watching from Daet. Team, ano po kayo? Good evening din, Ma'am Sarah. Ayan, Sarah Espera. And yan, na-mention ko na yung iba. So let me know guys if you're excited. Comment below. Sabihin mo lang kung excited ka. Okay. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, I am always excited every time na mag-share ako ng mga bagong strategy na kagaya nito. Okay. So if you're guys ready na, so let's go ahead and let's move to our training. I'll be sharing my screen kasi ang i-discuss ko ngayon ay itong dalawang strategy lamang na pwede mong implement nga so that you can get the consistency dito sa ginagawa natin na front row. Here's the problem kapag nagpo-promote tayo ng business natin. Okay? So, hindi naman lahat na nanonood dito ay mga full-timer na nakagaya ko. So, I will assume na karamihan sa mga nanonood ngayon ay mga part-timer pa. Siguro you're working like 8 to 10 hours per day or 12 hours and then minsan may time ka para mag-promote ng front row pero minsan naman wala. Okay? Let me know guys if you're a part-timer pa lamang para at least alam ko kung sino yung tinutumbok ko. Okay? So, kung part-timer ka, etong strategy na to, i-keep mong mabuti kasi makakatulong to sa'yo. Okay? Kasi nga, ang isang struggle kapag part-timer ka, number one, kulang sa oras. Second thing, minsan nakakaligtaan mong mag-promote sa Facebook. Eh, napaka-importante pa naman yung consistency. Lalo na yung everyday ka dapat na nagpo-post sa Facebook. Importante, sobrang importante yon. Kasi, bakit? Doon ka kasi makikita, doon ka mapapansin ng mga prospect mo. Kapag every time ka na nagpo-promote. Eh, what if nga, Apps JB, part-timer lang ako, tapos minsan, sa sobrang pagod sa trabaho, hindi ko na nagagawang makapag-promote ng business natin. Ano yung gagawin ko? So, yung ituturo ko sa iyo ngayon, ito yung solution para magawa mo pa rin na makapag-promote sa Facebook kahit siguro sobrang busy mo na or kahit konting-konti lang yung time na nailalaan mo dito sa front row. Bibigyan ko lang kayo ng konting disclaimer. I am not saying that this strategy would be as effective kapag in-apply mo, nakagaya ng effect sa akin. Again, inviting or prospecting is an art. When we say art, ibig sabihin, pwedeng mag-take effect siya sa akin, pero when you apply it, pwedeng hindi mag-take effect sa'yo. Or pwede naman yung strategy na naging effective sa'yo nung ako yung gumawa, hindi naman nag-take effect sa akin. So again, ang importante is subukan natin kung ano yung strategy na, subukan lang natin yung lahat ng strategy and then kapag nakita mo na nag-take effect sa'yo at nag-click sa'yo, then go ahead, focus your effort, focus your time on that specific strategy. Okay? So ngayon, ang strategy number one natin. Alright. Are you guys ready? Ayan. Marami dito part-timer. Si Ma'am Shara, si Ma'am Shybel, si Miss Irene, si Ma'am Caris. Okay. Ang daming part-timer. Okay, strategy number one na makakatulong sa'yo para ma-implement mo yung consistency sa pag-promote. Eto, you need to utilize the scheduled post. Maraming karamihan sa inyo, yung iba sa inyo, ngayon lang to narinig. Okay. Kapag sinabing scheduled post, sa Tagalog, of course, nakascheduled yung post mo. Okay, so may option si Facebook para gawin mo yan. And on my personal experience, dalawang bagay po yung, or dalawang tool yung ginagamit ko para i-set up yung scheduled post. Pwede mo siyang gawin. Ano yung advantage kapag naka-scheduled post ka? Ganito lang po siya kasimple. Kapag naka-scheduled post ka, pwedeng yung post mo for 1 month, gawin mo na ng isang araw lang.
Ulitin ko, halimbawa, part-timer ka, Monday to Friday, sobrang busy mo, hindi mo nagagawa makapag-post. Minsan nagagawa mo makapag-post, pero dahil minsan sobrang pagod, sobrang haba na trabaho mo, minsan nakakatulog ka na, nakakaligtaan mo. So ngayon, pwede kang maglaan ng isang araw sa isang buwan, halimbawa, Sabado, yung free ka talaga. Pwede mong gawin yung post mo for 1 month, pwedeng gawin mo sa loob lang ng isang araw. So pwede mo siyang i-scheduled post. So papakita ko sa inyo kung paano ko 'to ginagawa. I'll be sharing my screen. Just hold on lang guys ha. Sino sa inyo yung bago dito sa ano, sa scheduled post na 'to? Share ko lang 'tong screen ko. Okay. Ayan. So let's say for example, ito yung aking timeline. Ito yung aking Facebook account. So ngayon, ang ginagamit ko pagpo-promote or pagpapakalat ng business natin is yung aking Facebook profile at saka yung aking Facebook page. So, ang Facebook page ko, meron yung scheduler or meron akong scheduled post na ginagawa dyan or ginagamit dyan. Yung aking Facebook timeline, meron ding akong ginagamit na scheduler na siyang nagpo-post on my timeline daily. Walang mintis yon. Ibig sabihin, kahit natulog pa ako ng oras na yon or kahit may ginagawa ako ng oras na yon, yung scheduled post, magpo-post siya. Okay, so ganun siya ka-powerful. Imagine mo ha, ganun ka-powerful ang strategy na to. Bakit? Kasi nga, nai-implement yung pagiging consistent mo sa pagpo-promote ng business. So, papakita ko sa iyo kung paano siya gawin. Pupunta muna tayo sa aking Facebook page. Yung personal page ko lang. So, ito yung page ko. Ayan, JB Respeto. Okay. Now, meron tayong option dito. Kapag nasa page ka na, quick question, Apps JB. Paano ko po kapag cellphone yung gamit ko? Pwede ba itong gawin sa cellphone? Pwede po basta naka-desktop view siya. Okay, halimbawa, you have a Chrome browser. Pwede mo siyang may option doon para gawing desktop view. So, kapag naka-desktop view na, pwede mo na itong gawin. Okay. So, from here, ang kailangan mo lang hanapin is yung publishing tools. Ito, itong nasa taas. Click mo lang yung publishing tools. And then, sa publishing tools mo, meron kang makikita sa left side, ang nandyan ay publish post, scheduled post. So, i-click mo lang yung scheduled post. Ayan. Kapag na-click mo na yung scheduled post, makikita mo na ngayon dito, meron ka na ngayon ditong button na create button. So, kapag klinik mo itong create button, ibig sabihin, pwede ka na mag-create ng post mo na naka-scheduled. Actually, yung makikita nyo ngayon sa screen ko, I have a scheduled post hanggang January 26. Ibig sabihin, meron na akong content or meron na akong post mula ngayon hanggang January 26. So, ganun siya ka-powerful. Again, kahit minsan makaligtaan ko, halimbawa, sobrang busy sa hataw or maraming pinasok na pains, nagpa-ship ng mga products, pero may magpo-post pa rin sa akin sa ganung oras. So, pwede mong iset yung oras, pwede mong iset kung kailan. Ang advice ko sa iyo is sa one day na magagawa ka nito, mag-set ka na ng for 1 month. Para at least yung buong 1 month mo, nakasave na. Okay? Ang rule po dito sa online prospecting, or actually, ang pwede kong ma-advise sa inyo guys, pag dami na makakakita ng post mo, at pag dami ng makakakita nung promote na, yung business na pinopromote mo, paglaki ng chance na may ma-convert ka talaga sa pay-ins. So, importante na marami kang post. Pero, again, ang aking advice, so, kahit siguro yung for 1 month, gawin mo na. So, 1 day mo lang naman siya gagawin. Just imagine, 1 day ka lang magagawa ng scheduled post, and then later on, pakikinabangan mo na siya. For 1 month, meron ka ng all month na post na nandyan. Kahit busy ka or kung ano man ginagawa mo, automatic magpo-post siya. So, paano gawin? Ganito lang po siya kasimple. Just click the create button and then just a regular post lang. Halimbawa, maglagay ako dito ng post. Testing lang to guys ha. Okay. Start your success journey. Halimbawa, ganun lang. Start your success journey. Click here. Guys, ang pinapakita ko pala sa inyo ay yung mga actual strategy ko na po. So,
2018, walang sikretuhan ngayon. walang talagang sikretuhan. Pinapakita ko sa inyo talaga yung ginagawa ko dito sa front row. Paano ako nagka-resulta at ano yung mga ginawa ko na strategy before. So, bit.ly.projectsuccess. Ayan. So, ngayon, pwede ka na itong schedule. Tingin mo, pag-clinic ko itong triangle button na to, pwedeng i-publish mo siya ngayon. Pwede rin namang i-backdate. Pwede mo namang i-save as drop lang. Pero on this case, kiklik ko yung schedule and then dadalhin tayo nito sa schedule kung kailan. So, meron ditong schedule date. So, ngayon, meron na ako, diba, hanggang 26. So, halimbawa, pwede ko itong schedule bukas. Halimbawa, January 18. Halimbawa, bukas ng, let's say, alas 5 ng umaga or alas 7 ng umaga. Okay, 7 a.m. So, ibig sabihin, guys, pwede ka ditong mag-set ng any post na gusto mo. Pwedeng picture, pwedeng caption lang, pwedeng video. Basta any content na available na meron ka. Pwede yung mga photos na natin na mga pinopromote na, halimbawa, photos ng Lux White, photos ng mga products natin. And then, ilagay mo na lang yung specific date na kailan mo siya gustong palabasin. Kailan mo siya gustong ma-post or ma-publish ni Facebook. And then, just click scheduled. Alright. Ganun lang siya kasimple. Okay. Now, mapansin mo ngayon, ayan, meron ako ngayong nakaschedule dito na start your success journey na caption, na quotation. Ayan. Tapos, nakaschedule siya bukas, January 18, alas 7 ng umaga. Okay. Bukas din, may nakaschedule ako na another post. So, January 18, alas 11 naman. So, ibig sabihin guys, ganun siya ka-powerful. Kung kulang yung oras mo dito sa business, halimbawa, nagkukulang talaga, hindi mo kaya mag-promote everyday, this is the perfect solution para sa'yo. Okay? May natutunan kayo dun guys, may malabo sa inyo, may malabo. Kapag may malabo, i-mention nyo lamang dyan. Bago ko ituloy itong training natin, i-greet ko lang yung mga nandito pa. FGB Team Empire Cavite. Hello, Lonilio Bayani and the team Empire. Good evening sa inyong lahat. Hello din, Lynn Makaraig. Ayan. Hello, Ma'am Hava Sofia. Hello din, Sir Ram from Taiwan. Okay, congratulations po. Tamang-tama after taping, nakakapag-invite. Ayan. Halimbawa, artista ka, tas may taping ka. Ayan. Actually, so, bagay na bagay ito sa mga taong busy. Okay. Again, I'm not saying na this strategy is the perfect strategy. No, wala pong ganun. Ang kailangan lang talaga nating alamin is anong strategy yung magte-take effect sa atin. Basta gawin lang natin yung lahat ng strategy na nakikita natin. Ethical strategy, let me emphasize that. Yung tamang strategy, ha. Kung alin yung mag-take effect, dito tayo mag-focus. Okay? So, ngayon, ito pa yung good thing about dito. Yung mga na-post mo na content, halimbawa yung mga na-post mo na last December or last year, ang good news dyan, pwede mo pa rin siyang i-recreate at i-reschedule. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-post ka ng video dati, last, or halimbawa, ngayon, nag-post ka ng video ngayon, etong pinost mo na video na to ngayon, pwede mo ulit siyang pakinabangan later on. Pwede mo siyang i-repost or i-recreate. Bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, etong video ko. Punta ako dito sa video library. Oh, sorry. Punta ako sa video library. And now, ito yung mga naka-post ko na. Ibig sabihin, ito na yung mga na-post ko. Ito kanina. Na-post ko to kanina. So, may mga videos ako dito na pinupost weekly. So, ngayon, pwede ko ulit siyang i-recreate or i-repost. Ang gagawin ko, i-reschedule ko lang. Kapag to clinic ko, and then may lalabas na another box, may nakalagay dito, create post with video. Pag clinic ko to, ayan. So, yan. Pwede ko na ulit i-publish or i-schedule. Meron dito sa triangle option na scheduled post. So, ang gagawin ko lang, click ko lang yung scheduled post na yan. I-schedule ko ulit kung kailan ko siya gustong i-post. Halimbawa, January 31, alas 11 ng umaga. Okay, and then, click schedule. So, yan. Ngayon, meron na akong content hanggang January 31. Ah, wala ko pala yung 27, 28, 29, 30. So, ngayon, para malaman mo yung mga scheduled post mo, click mo lang yung scheduled post na nasa tabi. Ayan. So, ayan, mapansin nyo guys, so, I'm actually utilizing all the tools possible. Mga free strategy po ito. Hindi mo kailangan bumayad ng mahal or bumayad ng pera or mag-Facebook ads para magawa itong strategy na to. These are all free strategy. So, ngayon, itong pinakita ko sa inyo,
ay para sa Facebook page. So kung wala kang Facebook page, Apps GB, paano po yan? Wala pa po akong Facebook page, pero gusto ko na pong magganyan scheduled post kasi sobrang busy ko po. Hindi ko po minsan nagagawa yung business natin. Now, pupunta naman tayo sa timeline ko. Kahit ako sa yung timeline. Meron akong ginagamit sa timeline ko na siyang nag-auto-post or siyang nagiging parang pinaka-assistant ko, nagpo-post siya everyday. Ang tawag ko dito, or ang tawag dito is the post planner. Okay, so some of you heard of that, meron akong tutorial dyan, pero meron din iba sa inyo, maaaring ngayon lang to na narinig. So this would be a perfect time para ma-discuss ko sa inyo about yung post planner. So kapag Facebook page, ang gagamitin mo ay yung scheduled post option lang. Pero kapag Facebook timeline, ang gagamitin mo is yung post planner. So all you need to do is to go to postplanner.com. Yeah. Postplanner.com. And then, pag nandiyan ka na sa postplanner.com, just simply log in. Kung first time mo maglalog in dito, napakadali lang. Yan, makita mo walang login button, di ba? Scroll mo lang ng konti. Yan, para lumabas itong tatlong horizontal bar na to. Kapag nakita mo na itong horizontal bar na ito, i-click mo lamang siya, and then click login. Okay. Para po pala sa mga babagong naka-attend nito, yung sa mga babago pa lang sa live, baka po maging question nyo, Apps GB, mahirap po magawa niya kasi cellphone lang po ang gamit ko. Pwede nyo pong gawin to sa cellphone. Okay, basta po, gamit kayo ng Chrome browser. Sa Chrome browser po, i-desktop view nyo po, or desktop site. Merong option po dyan na parang ang mangyayari, instead na mobile view, magiging desktop view yung inyong ano. So, from Post Planner, mag-login po ako. Automatic to, sobrang simple lang mag-login dito sa postplanner.com. Wala kang kailangang i-enter na kung ano-ano. Basta, totally, isi-sync niya yung Facebook profile mo with Post Planner. Okay? So, ito na ngayon yung Post Planner. Medyo techie to, guys. Medyo, hindi naman pala techie. Pero madali siyang subaybayan. Ang kailangan mo lang talagang gawin is sundan tong tutorial na to. Okay? So sa post planner, hindi ko po to iisa-isahin. Okay? Hindi ko siya iisa-isahin sa inyo. Pero meron po akong separate tutorial about post planner. Pwede niyo po siyang i-review at pag-aralan kung paano siya ginagawa. So simply ganito lang po ang purpose nitong post planner. Ina-allow po ako nito na post planner na makapag-post sa Facebook timeline ko ng automatic. Again, nale-leverage ko po yung tool na to para makapag-post sa Facebook automatic on a daily basis. So, kahit again, halimbawa, hataw kami, nasa labas ako, offline ako, kahit offline po ako, using this post planner, nakakapag-post tayo. Pakita ko sa example. Ito yung aking timeline, ito yung aking Facebook profile. Pakita ko lang sa inyo yung sample na post ni post planner. Wait lang guys ha, para lang may makita kayo. Yan, ito. Ito yung post yesterday. Ang nakalagay dito ay post siya nung alas 6 na umaga. Actually, nakaschedule po ang post planner ko na mag-post every 6 in the morning. So, makikita nyo man po dito, may nakalagay dyan post planner kung mababasa nyo. So, yan. Verse lang po siya. Ayan, tapos meron link. Okay? So, ibig sabihin, ito yung isa sa mga prospecting tool na ginagamit ko. So, pwede mong gamitin itong post planner. Pwede kang mag-post dito ng photo, ng video, ng quotes. Same lang, kapares lang kapag nag-create ka ng content sa Facebook. Okay? So, let me check lang ha. Guys, may natututunan kayo. Sabihin nyo lang ako, itutuloy ko pa. Hindi, I do believe naman, hoping na may natututunan kayo. Okay. So, ito yung first strategy natin. Okay? Hindi ko na po, kailangan ko bang isa-isahin pa itong instruction kung paano magawa nito. Hindi ko na po enumerate. Baka magtagal po tayo sa post planner. Pero may separate tutorial na po ako dito. Okay? Hanapin nyo na lang po or mamaya iko-comment ko po yung link ng post planner tutorial ko. Okay? So, ngayon, yun yung strategy number one. Kapag consistently ka na nagpo-promote sa Facebook, gamit yung post planner, gamit yung scheduled post, mas malaki na yung chance na everyday yung mga prospect mo or yung mga friends mo na nakakakita ng post mo, of course, maku-curious na yan. Lalo na yung mga nagiging interested na. So, the moment na very interested na talaga sila, then that's the time na pwede na silang mag-approach sa'yo.
Okay. Now, bibigyan ko po kayo ng isang strategy pa kung papaano kahit siguro magkakalayo kayo, halimbawa yung prospect mo nasa malayo, nasa ibang bansa, di ba hindi naman natin siya kayang i-schedule ng appointment para mapresentan online or mapresentan offline through table talk. So, papaano ngayon natin siya pepresentan? Ang gagamitin natin, pwede po kayong gumamit ng online presentation. Okay? May mga remedy. Kami po sa team namin, meron kaming website na ginagamit, an online system, pero kayo po na nanonood, bibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo magkakaroon ng sarili nyo na online presentation at magagamit ito para makapag-present ng front row business sa mga prospect nyo na nasa malalayo, province or abroad. So, ang first thing na kailangan mo lang gawin, of course, ay hanap ka ng presentation sa Facebook. Maghanap ka po ng online presentation sa Facebook. Okay, pwede nyo gamitin yun sa akin. Yun, download nyo lamang po. And then, i-upload mo sa Facebook profile mo or i-upload mo sa Facebook page mo. Okay? Halimbawa, in-upload mo sa Facebook profile mo. Sa Facebook page na lang pala para mas madali. Let's say nakapag-download ka na ng presentation and then in-upload mo siya sa Facebook page mo. Let's say meron kang Front Row International by Jana Loron. Halimbawa ganyan na. Front Row International by Jana Loron. Halimbawa meron kang page na ganun. So upload mo lang po doon yung presentation. After mo ma-upload ngayon, ang next mong gagawin is kunin mo yung link or yung video URL ng presentation mo. Okay, ganito po yun. Punta ako sa video para lang mabigyan ko kayo ng sample. Wait lang guys ha. Kasi live to eh. Live to, okay? Live yung training natin. So, halimbawa, ito yung video. Pagpalagay natin na, na-upload mo na yung presentation. Tapos, ayan, ito na lang. Ito yung presentation ko guys. So, ayan. I-post ko. Okay, kasi maririnig nyo. Halimbawa, na-upload nyo na yung presentation. Ayan. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung video URL niya. Right click, show video URL. Basta kukunin ko itong video URL na to, and then kakopy ko lamang siya. Kapag nakopy ko na, etong video URL na to, eto na yung pwede kong isend sa prospect ko. Halimbawa, nag-chat sa akin or nagtatanong, ano ba yung front row na yan? Eh, syempre, hindi mo naman mapipresentan, okay? Pero through this URL, pwedeng isend mo na lamang sa messenger and then pwede na niyang mapanood doon. Nagagets mo siya. Pero ngayon, Apps JB, paano yan? Ang haba-haba ng URL na yan. Ang hirap tandaan. Kasi di ba mahaba. Ngayon, may tuturo ako sa isang paraan para mapaliit natin to at magawa natin na madaling tandaan at saka na memorize siya at saka basta mas convenient na gamitin. So, kopyahin mo lang itong video URL mo. Paste ko lang sa notepad ha, para nakikita nyo. Okay, so ito yung video URL. Ang gagawin ko ngayon, i-shorten ko to. Ano ba yan? Shorten. Yan. Pupunta ako sa bit.ly.com. Bit.ly.com is a website na nagpapaliit ng mga URL. Tawag sa kanya URL shortener. Okay. So sa bit.ly.com, dito ko ngayon papaliitin. This is a free website. Pwede kang mag-create ng account dito. Okay. And then pagka-create mo na account dito, pwede mo na talagang paliitin yung mahabang URL mo. So, on this example, ito, pakita ko sa inyo. Ito yung URL ng aking video presentation. Pwede ngayon akong mag-create ng bit.ly and then i-paste ko siya dito and then create. Boom. And then, ito ngayon yung aking link na bago. Yan, bit.ly2eraki. So, mapansin nyo, lumiit na siya. Hindi na yung mahaba na facebook.com may video das 1, 2, 3, 4, hindi na yung ganun. So lumiit na siya, pero ito pwede ko pa siyang i-customize into a more manageable link. Pwede ko tong baguhin, halimbawa bit.ly jv freedom, o halimbawa lang jv freedom, boom, and then save. There we go. So I've already saved the link or the video URL link. Tapos iniba ko na siya, kinustomize ko na siya. Ang nangyari na ngayon ay bit.ly jv freedom. So itong mahaba na URL na to, ito na ngayon siya. bit.ly jv freedom. So ngayon, anong mangyayari kapag napaliit na natin to?
testing natin. Magbukas ako dito ng isang URL. Tingnan natin na. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun, napansin nyo na direct na direkta siya sa mismong presentation ko. So, ibig sabihin guys, kahit yung prospect mo nasa malalayo, di ba? And then, nagiging interested sila, halimbawa, they're asking for the details about Front Row. Ang gawin mo lang, pwede mong ibigay yung link mo sa kanila and then they can watch the video na. So, nagigets na ba yung strategy na yon? Yan, sabi ni Jana. Ay, iba. Yes, iba talaga to. Yes, up, thanks sa learnings. Yes, pops, I'm learning but I need to go back from the start kasi medyo na late. Opo, kailangan yung medyo panoorin ito sa simula kasi po may continuous po itong training na to. So, kung hindi nyo nasubaybayan yung una, medyo mahihirapan kayo ma-absorb itong gitna. Okay? So, ngayon, yung URL na yon, ito na yung pwede mong isama sa pagpo-promote. Nakita mo to kanina, di ba, nagpo-promote tayo, gumagawa tayo ng scheduled post, gumagawa tayo ng post sa post planner. So, yung link mo na yon, yun yung pwede mo nang ilagay doon. Nagigets nyo? I'm hoping nagigets nyo siya. So, ngayon, ito pa yung malupet. Ito yung strategy number 2. Papaano mo malalaman na effective at may nag-click at may nakakapanood ng video presentation? Any one of you may idea? Sino, paano mo malalaman? So, yun yung question eh. Paano ko malalaman of JB na may nagkiklik ng link na yun? Ganito lang kasimple. Di ba, ginawa natin na bit.ly link? Okay, di ba, may video presentation ka, pinaliit natin, or shorten natin, and then gumawa tayo ng customized link. Paano ngayon natin malalaman na ito ay effective at may nagkiklik? So, bibigyan ko kayo ng sample. Dito sa Bitly, mayroon itong built-in na tracking system. Ibig sabihin, na mo-monitor ni Bitly kung ilan yung mga tao na nagkiklik ng link mo. Let's say, for example, actually, yun yung strategy number 2 natin. Ang strategy number 2 natin para malaman mo kung talagang effective yung ginagawa nating strategy is, of course, you need to track your result. At magagawa mong i-track yung result mo through your Bitly link. So, paano siya, Apps JB, nangyayari, di ba? Again, yung kanina, yung, ano ba yun, yung Bitly link ko, magte-testing ako ngayon, magme-message ako sa isang member ko dito, okay, sa isa sa messenger. Basta magme-message lang ako, i-message ko yung Bitly link, para lang makita ninyo kung gaano siya ka-powerful. Okay. Let's say, for example, ayun, kay Apps Baren na lang. Ayan, Apps Baren, i-message ko sa'yo yung aking Bitly link. Okay? May message ko siya sa Messenger. Ayan, and then i-enter ko. Okay? Ano kaya ang mangyayari kapag clinic ni Apps Baren yung link? Okay? Halimbawa, clinic ni Apps Baren yung link. Ano mangyayari? Ako na lang, halimbawa, clinic ko itong link. What if clinic ko yung link? Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, mapupunta na ngayon siya dito sa online presentation. Now, babalikan ngayon natin yung ating Bitly account. Where's the Bitly? Ayan. Mapansin nyo dito, meron nakalagay dito na zero total clicks. Itong nasa gitna. Ibig sabihin, wala pang nag-click. Pero, i-refresh ko siya, titingnan ko kung nabago na yung number. Pag ni-refresh ko to, ni-reload ko yung website, titingnan ko kung meron na. Ayun, mapansin nyo, nagkaroon na ng 1. Ibig sabihin, may nag-click na isa. So, ganun ka-powerful itong URL shortener na to. Ibig sabihin, malalaman mo kung talagang may nag-click ng presentation mo or wala. Kapag may nagki-click at mayroong numbers dyan, nabawa, nagiging 10 per day, ibig sabihin, nagiging effective yung strategy mo. Okay? Kung wala nagki-click dyan, ibig sabihin, baka kulang yung strategy mo pa. Nagigets nyo yun? So, ito, pakita ko sa inyo, ito yung isang link na pinopromote ko. Ayan. Kanina, meron siyang 3 clicks, tapos 2 clicks. Then, yung isa pa, yung isa ko pa pinopromote na link. Ayan. So, kanina meron siyang, for January, meron siyang 181 clicks. December, 134. Ayan. November, 131. So, no wonder why. Kaya meron akong nakukonvert na pay-ins online. Kasi bakit? May mga nakiklik ng link ko. May nakakapanood. Ibig sabihin, may nakakakita. Kapag may nakakakita, may prospect ka, may chances na magkaroon ka ng pay-in. So, ganun lang siya kasimple. You need to track your result. So, ang strategy number 1 natin na ginawa kanina, you just need to utilize yung mga scheduled posts na
available sa Facebook page mo as well as yung scheduled post sa timeline mo using Post Planner. And then, strategy number two, you just need to track the result. Tingnan mo lang, i-convert mo sa Bitly yung inyong online presentation and then tingnan mo kung meron nagki-click ng link. Okay, ayan. Na-share ko na sa inyo yung mga strategy ko. Walang tago-tago. Talagang ano lang, reveal lang ng reveal. Okay, I'm hoping makatulong ito sa inyo. So, before we... Back to background. Okay? So, before tayo mag-end, guys, baka meron sa inyo mga may tanong regarding this topic, go ahead, itanong mo na yan. And then, I'll be giving a couple of minutes para masagot yung mga tanong na yon. So, sino yung mga may tanong sa inyo? So, let's see. Habang may mga magpo-post yan ng tanong, batiin ko lamang din yung iba. Good evening, bro, Chris. Oh, mga bro, na-late. Ano na lang, panoorin mo na lang mamaya. Okay, umpisan mo na lang. Hello then, Christian Benavides. Anong team po kayo? Just mention your team. And hello then, ma'am, Clarice. Nabasa ko, nabati ko na si ma'am Clarice. Ayan. Hello then, bro Alvin. Ayan, si ma'am Rosalinda. Laking tulong daw. Welcome po, ma'am. Ayan. Hello, ma'am then, Garcia. And then, si Sir Jess Mark. Alright. So guys, pwede nyo itong gawin ha, kahit sa cellphone. Basta gamit kayo ng Chrome browser. Tapos i-desktop view nyo. Magagawa nyo siya ng maayos. Hello, Sir Roy Dalumpines. And good evening sa inyo as well as to your team. Hello din, Sir John Alday. Ayan. Nasa ibang province na yata si Sir John. Sa Ops John natin. And hello din, Ma'am Dayan Sarmiento. Thank you, Apps JB. Welcome po. Wow, Invictus Dumaguete. Wow. Soon, sana makapunta rin ako dyan. I'm really hoping. So, ayun. Tingnan ko lang kung mayroong nagtanong. Hello, Apps from... Hello, Ma'am Leah. Ayan, congratulations po pala sa new DR ninyo. Ayan, tuloy-tuloy na po yan. Alam ko marami ng kasunod dyan. So, keep it up lang po. Okay, Sheila May. Linde, dos-dos. Hello din, Sheila May. Congratulations pala. Team Conquerors, ang lakas. So, yan. I believe parang wala na yata na magtatanong. Last tip ko sa inyo, guys. Apps JB, saan ako pwedeng makakuha ng magandang picture or magandang pang-post sa aking, halimbawa, scheduled post. Saan ba pwedeng mag-edit ng mga picture? Pwede kayong kumuha dito. Ipapakita ko sa inyo sa canva.com. Okay. Ito yung isa sa mga ginagamit ko na photo editor. Nasa ano siya, hosted siya. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. This is the canva.com. Ayan. Kapag pumunta ka sa canva.com, pwede ka mag-edit dito ng mga picture mo, edit ng text, then edit background. Pwede mo siyang gamitin na pang-post. So, yung mga ginagamit ko na photo, dito ko siya ine-edit lahat. So, madali naman siya. Sobrang dali. Pwede mo ito pag-aralan in a couple of days lang kapag may time ka na. So, ayan. Hello, Ma'am Raquel Marabiles, watching from Singapore. Apps, kailangan talaga boost page. Yung boost page dyan, that's a paid strategy. Okay, pwede kang, kung gusto mo na mag-raise at kung gusto mo na talaga mag-upgrade ng marketing strategy mo, pwede kang mag-boost page. So, ako, nung nag-start ako dyan, I'm allotting 100 peso per day na budget. So, pwede mo naman gawin yun. Bawo, create ka sa page mo ng content na picture. Tapos, caption. After nun, may option si Facebook to boost that content. Pwede mo siyang i-boost. Select ka ng demographic kung saan mo siya pwedeng ipakita. Bawo, pwedeng Philippines, pwedeng sa abroad. Pwede ka rin mag-select ng age bracket kung kanino mo siya ipapakita. If that's 18 years old to 40 years old, pwede mong gawin yon. And then, pwede mo ring i-select yung interest ng mga tao na gusto mong papakitaan ng post mo yun. Halimbawa, people who are interested in skin whitening, kung ano-ano. So, ganun yung strategy na yun. Pero again, that's a paid strategy. Siguro magkanda ako ng ibang training about Facebook ads. Pero for now, we'll be focusing on this, yung sa free strategy natin. Okay? So, ang free strategy nga, gamit ka ng scheduled post and then yung post planner. Pwede yun. Weekly follow-up sa mga nag-i-inquire na hanggang inquire lang. Ayan. Meron talagang ganun, Ms. Shara, na meron mga prospect na nag-i-inquire lang talaga. Mapapatake action mo siya kapag gumamit ka ng mga, halimbawa, yung scarcity effect.
pag sinabi scarcity effect, halimbawa sa nag-broadcast ka, nag-send ka ng message sa kanila, ma'am, just 10 bottles remaining para sa ano. Or halimbawa, kapag mayroong promo, sabi natin, ma'am, last day na nung promo. Ayun, pwede nga. Or ma'am, sir, last day na nung promo. Ito po, baka po mamiss out ninyo. So, tawag doon is scarcity effect. So, yung kasi mga buyers natin, di ba, not all of them naman talaga. Minsan, nag-inquire lang how much. Pero kapag nalaman nila yung price, biglang nawawala na, nasisinsone ka na. Ang aking pong ginagamit na strategy dyan is to keep your customers or your prospect na na-educate about the products. Kasi mas magiging final po yung kanilang decision to buy. Halimbawa, let's say for example, Lux White or yung iba products natin. Kapag po naging well-informed na sila, na wow, ito palang Lux White na to, can blah, blah, blah. Kapag na-educate na talaga sila about these products, bigyan nyo po sila ng insights kung ano yung ano nagagawa ng products natin, tapos i-educate nyo lang po ng i-educate hanggang sa maging, alam nyo, very convinced na sila and very confident na sila na bumili ng products na to. Bro, apps next live training, pwede yung ManyChat naman. ManyChat, bro, actually, nasa members website natin siya. Trust me, hindi siya pwedeng i-discuss dito, napakahabang topic niya. Hindi siya kaya. Pero nasa members training natin, official. Wait for it, bro, marirelease na siya soon. Basta hindi matatapos ang month na to, it will be released. Ginagawa ko na siya kagabi. Actually, after nitong training natin, I'll be doing it again. May mga inaayos lang ako na video. So, abangan nyo po siya. And para sa mga nakapanood nito, we will be releasing official members training website po. This will be open for all Front Row members. So, ito po yung takbuhan ninyo, halimbawa, or takbuhan ng mga members niyo na bagong join na nasa iba't ibang mga bansa or nasa malalayo na, halimbawa, hindi nag-goal set or gusto nyo makapanood ng mga training. So, ang gagawin lang nila, maglalagin lang po sila sa website na to. Pag-plugins po nila dito, makukuha nila, makikita na nila po yung mga trainings, materials natin, as well as yung mga all live trainings po na ginawa ko. Naka-archive po yun doon. Nandun siya, mapapanood niya. And it would be composed of basic to advanced marketing strategies. At saka po yung mga fundamentals natin, foundations po natin as a Front Row entrepreneur. So, ganun po yun. Hintay-hintay nyo lang po siya. So, I'll be releasing that this January. So, yan po. Antay-antay nyo na lang. Meron pa ba? Weekly follow-up sa mga nag-inquire na hanggang inquire lang. Nabasa ko niyo kanina. Let's see. Wala na siguro ang tanong. Okay. So, baka wala na akong na-miss out na batiin. Ayan. Hello din, Richard. Thanks, bro, at nakahabol ka. Hello, everyone. Hello, Sir Andy. Ayan. Isa sa mga automation master din natin. Soon, mag-convert na yung ginagawa niyo, Sir Andy, na funnel at online system. Hello din, Judy Ann. Palitek, thank you, apps, dami natutunan. Very much welcome po sa inyo lahat. So guys, last favor again, sa mga natitira pa nanonood, please do share this content. Please do share this Facebook Live para mas marami pa tayong ma-reach at matulungan. Okay, good evening, Denise Amparo. Thanks for watching. Nanonood si Denise. Si Nix pala, alright. Ayun, yun na lang guys. So wala na akong idadagdag at wala na. See you guys by Friday for our 8, sorry, pang siyam na yata. Well, anyway, basta ang mahalaga, consistently nakakapag-create tayo ng Facebook Live. So, maraming salamat sa lahat ng naka-attend. It's 11:25 na. Congratulations sa mga nag-invest ng time para ma-upgrade ang iyong learnings. So, lamang ka na ngayon. Yung mga hindi nakapanood dito, of course, swerte mo kasi lamang ka na kagad sa strategy. So, thank you again. This is JB reminding everyone that we can dominate, we can conquer, because we are the unstoppable conquistador. Bye-bye for now. God bless you in your heart, and I'm praying you succeed. Bye-bye.